Naliko sila sa beach, kasama ako doon. Parang naglalapungan sila. Nakikita ko, parang nasaktan ako noon. Yung dalawa, sabay-sabay magkasakit. Ayaw nila akong pauwiin. Disyembre nung nakarang taon, nang idulog ng 46 na taong gulang na si Nelly Guapo para ireklamo ang kanyang asawa. Gusto ko lang makita sana yung mga bata nung nagkasakit. Ayaw nila akong pauwiin. Yung dalawa, maliit pa. Yung dalawa, sabay-sabay magkasakit. Mayroon sa akin nag-chat-chat na kawawa man yung mga bata daw. Bakit kasi nangyari ito? Nagdududa po sila sa akin na mayroon na kaming relasyon ang pagsususpika nilang lalaki. Wala naman silang ebidensya. Tinuri ko po yun na pamangkin. Tapos ngunyan, patay po so pinsan ko. Umuwi ako kasi uuwi man sila. Suminabay ako doon. Sumikay ka sa mga Opo. Gaya nga ng nababanggit natin na nagsiselo sa'yo yung asawa mo, may relasyon ba kayo na nagkasan mo sa motorsiklo? Wala man po. Dahil sa labis umano na paghihinala ng kanyang mister, ay nagawa siyang palayasin ito sa kanilang bahay. Kailan nangyari itong pagpapalaya sa'yo ni mister? September 25. Opo. Ano ginawa sa'yo ni mister nung nahuli ka niya? Wala man po, sinabi siya. Pero nakita niya na nakaangkas ka sa motor nitong tinuturing mong pamangkin. Naalam niya, nagpapaalam ako, madam. Na po, uuwi ako dun sa lugar namin. Anong masasabi mo ngayon sa mga sinasabi ng iyong misis? Oo, sa sinabi niya, talagang galit ako noon. Pero yung sinabi, ang sinabi niya kanina, na pumunta doon sila sa may patayong pinsan niya, alam ko yon. Yung hindi ko alam, hindi naman niya sinabi kung saan sila pupunta. Halimbawa, hindi sa akin nagpapaalam. Madalas mag-angkas ito sa motor. Oh, madalas po, saan sir. Saan pupunta sila? Hindi ko po alam kung saan sila pupunta. May mga ebidensya ka ba, Rodel? Wala pa po akong ebidensya. Kaso lang, yung anak ko nakapagsabi. Kilala mo ba itong inaangkasan ni Mrs. mo? Kilala po. Kabarkada po. Tapos para tinuring ko ng kapatid. Kaya super tiwala ko sa kanya. So bakit nagdududa ka doon? Tiwala may nakita lang ako sa kanila. Yung una, naligo sila sa beach. Kasama ako doon. Nung una, yan si Mrs. ko. Hindi yan naliligo sa dagat. Nung sila na, tagtaka ko. Anong ginagawa nila doon sa dagat? Tingnan ko lang. Parang kinakabahan ako doon. Magkatabi sila sa dagat? Doon sa tubig ho, parang naglalabungan sila. Naglalaro ng? So, parang hahawak siya sa balikat. Siyempre, nakikita ko, parang nasaktan ako noon. Doon ako umumpisa, nagsiselos. Nelly? Dati, nagliligo man talaga ako, sir, para ano yung ano niya isip, madumi. Kasi upang maging malinaw ang lahat, ay tinawagan din namin si Raymond Obena na sinasabing kabit umano ni Nelly. Okay, Raymond, anong masasabi mo? Totoo ba na madalas umangkas sa motor mo itong si Nelly? Pag-angkas po talaga siya sa motor kasi may motor ato. Wala naman sasakyan eh. Bira lang po pag umuwi lang po dun sa ano sa kagawad, dun po yung tumutuloy. Pero ang paliwanag ni Raymond, hindi umubra kay Rodel. Tinurang kitang kapatid ah, ba't ginawa mo sa akin to? Ura ako si mong pwede mong maraas. Ika man ka talaga raasan sa diri mo. Magsabi ka ng totoo ah. Hindi naman magandang pagkasabi ko. Mon, ang daming sumasabi. Wala lang akong ebidensya. Hindi ta kayo mo napapatakot pag ganyang kalok. Kaya minabuti na ng aming programa na sumangguni sa Legazpi City Social Welfare and Development Office. Dito ay nakausap namin si Ma'am Cecilia Arcilla. Ma'am Cecilia, nagkaroon po sila ng agreement sa barangay at hindi po sumunod itong si Tatay Rodel. Sa ganun pong pagkakataon, baka po maulit muli. Ano po yung karampatang kaso na pwede pong isampan ni Nanay Nelly kay Tatay Rodel? It's in case lang po, hindi po na-settle sa barangay sa pangalawang pagkakataon, pwede po bumunta na sila dito sa amin sa office para po kami na po mag-handle ng case. Mayroon tayo dito ng mga expert na mga social worker na nagbibigay ng marriage counseling. Kailangan nila sumarid natin sa kanila ano ang rights and responsibilities bilang magulang at ano rin ang rights and responsibilities bilang husband and wife. Gusto mo pa bang magkabalikan ka? Kung gusto ko, ayaw ko ng broken family, sir, kasi yung pamilya namin walang okay. Broken. Kinabukasan ay dala na ni Rodel ang kanilang mga anak sa tanggapan ng Aku Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Isang pangako rin ang binitawan ni Rodel kay Nelly. Pwede niyang kuha po sa aki duman maski anong oras o dawa ngon niyan. Pero ipagbalik niya sa kuya pag may reskwilahan na. Tiniyak din niya na wala nang pipigil pa kay Nelly sa kanilang lugar na makita ang kanilang mga anak tuwing kukunin niya ang mga ito. Sigurado ko po na warang maharang sa iya duman, warang kimaharang sa iya. Habang si Nelly
ay masaya na muli niyang makakasama ang kanyang mga anak. Dakula kong salamat sa kanya po na tinuri pa ko niya asawa bilang isang ina ng mga bata. Huwag silang makakalimot sa akin. Dapat irespeto ako nila kasi wala naman akong ginagawang masama. Gusto kong masolusyonan na ganito magandang pamilya po. Marami-rami pong salamat sa Ako Bicol Ora mismo na dakula pong pasasalamat ko po na natulungan po ako nila sa ganitong problema ko po. Marami pong salamat. Hindi man nagkabalikan ang mag-asawa na sila Nelly at Rodel, umaasa naman ang ating programa na ang kanilang relasyon at kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak ay mananatili.